Okay, good morning, good morning, good morning po. So, nandito po tayo sa taniman ng sibuyas. Ayan, kasalukuyan pong nagpapatubig si Sir. Ano pong pangalan niyo, Sir? Jeronimo Rocafort. Ay, si Sir Jeronimo Rocafort. Bale, siya po ay isang matagal nang nagsisibuyas. Tatanungin natin siya upang mabahagian tayo ng kaalaman sa pag-aalaga ng sibuyas. Base po sa kanyang mga naging karanasan sa pagtatanim ng sibuyas. Sir, yung pong problema ng army worm, meron po ba tayong magagawa doon para makaiwas po tayo sa army worm? Yung pong naninira sa sibuyas. Ang tanging magagawa natin ay magtanim tayo ng sabay-sabay at maaga yung pagtatanim. Anong buwan po dapat? Dapat ay tapos na tayo mag-ani nang halos hindi pa natatapos yung March. Dapat ganun. Makapag-ani na noon. Then after that, na makatapos tayo mag-ani, huwag na tayo magtatanim uli at linisin natin yung bukid para walang panirahan yung mga hayop na nagiging armyworms. Kasi yung life cycle niyan ay from adults na butterfly then worm, then pupa. Larva. Yung sa larva. Larva yan. Then, yung nangangain na. Oo. Ayun, di ibig sabihin. Adult eggs, tapos uod, then butterfly. Pupa, then butterfly. Opo. Yung cycle niya, kailangan maputol. Huwag nang magtatanim after na makaani na sibuyas. Pero po, hindi tayo pwedeng hindi magtatanim dahil may pangarap din tayo para sa ating pamilya na magkaroon ng maayos na kalagayan ng ating mga anak makasabay sa kalagayan ng lipunan at magkaroon ng isang maayos, masanga, masaya at marangal na pamilya. Sir, sa gamot, ala pong ano? Ano pong remedyo? Ano? Sa wala. Armyworm? May remedyo yan kung ang gobyerno natin ay totally na pag-aaralan, magbibigay talaga ng suporta. Una, magtayo ng Onion Research Institute. Opo, pag-aralan. Magagawa naman yan. Ang sabi ng gobyerno, hindi raw po pwede. Dahil paano yung continuity? Matayo yung building, mag-umpisa, paano naman yung susunod? Kukuha ng mga researchers, mga scientists, mga technology. Meron po tayong pagkukunan. Yung importation, may taxes yun eh. Opo. Yung po ilagay down. Diba? Yung dun po kukuha. Dun kukuha. At kaya magagawa yan kung talagang ang pamahalaan ay may malinaw na programa dahil gagawa sila ng batas. Kailangan magkaroon ng isang senador o maraming mambabatas na magsasaka. Opo. Para itong kalagayan ng magsasaka mula sa pagpapalay, pagsisibuyas, pagtatanim ng mga citrus, mga nyog, pangisdaan, pag-aalaga ng mga hayop tulad ng baboy, manok, baka at ano pa, masuportahan, mabigyan ng tunay na batas.